Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At muli, tayo ay magkakasama para sa mga mahalagang pagtalakay ng ilang paksa na may kaugnayan sa asignatura sa pambungad sa pilosopiya ng tao. Ang ating paksa na tatalakayin ngayon ay tungkol sa pagkakaroon ng kaalaman. Ang kaalaman ay kakayahan ng tao na magkaroon ng kamalayan sa mga bagay-bagay at katotohanan na mayroon sa ating kapaligiran. Ano nga ba ang kaalaman? At paano nagagawa ng tao na magkaroon ng kamalayan sa kanyang kapaligiran? Ang kaalaman ay tumutukoy sa mga bagay na totoo. Tumutukoy din ito sa mga impormasyon at kamalayan na ating nakukuha at natatanggap mula sa ating personal na karanasan. Bilang tao, tayo ay may kakayanan na magkaroon at gumamit ng kaalaman na ating nakukuha mula sa ating karanasan gamit ang ating mga pandama. Nangangahulugan lamang na ang kaalaman ay tumutukoy sa ugnayan ng tao at ng bagay-bagay sa kanyang paligid. Ang ugnayang ito ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkakaroon ng kamalayan tungkol sa bagay na nasa kanyang paligid, bunga ng kanyang mapag-usisang kaisipan at pagtatanong. Ang ugnayan ding ito ang nagdudulot sa tao ng karanasan gamit ang kanyang mga pandama sa mga bagay na nasa kanyang paligid. Dahil sa mga pandama ng tao, nagagawa nitong magkaroon ng personal na karanasan sa mga bagay na nasa kanyang paligid. Ang mga karanasan ng tao, sanhi ng paggamit ng kanyang mga pandama patungkol sa mga bagay na aktwal at meron sa kanyang paligid, ang nagdudulot ng ideya sa isip ng tao. Ang ideya ay ang imahe ng mga bagay sa kapaligiran na natatatak sa isipan ng tao bunga ng paggamit ng mga pandama. Kapag ang tao ay may malinaw na kamalayan tungkol sa mga aktwal na meron sa kanyang paligid at natatatak sa isip ng tao dulot ng paggamit ng kanyang mga pandama, doon lamang nabubuo ang kaalaman na pwedeng magamit ng tao sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang buong proseso na ito na ating tinalakay ay tumutukoy sa proseso ng pagsagap o kilala rin natin bilang perception process. So in short, perception process refers to human actions that are taken in order to have a sensory experience of everything that is present in the environment. O yan! Yan ang malinaw na ugnayan ng perception process at ng knowledge. Nangangahulugan lamang na hindi magkakaroon ng knowledge kung hindi nagaganap ang perception process. Sabi nga ng mga dalubhasa sa pilosopiya, nothing comes to the mind
without passing through the senses. Ngayon, atin namang alamin kung ano ang kaugnayan ng knowledge sa wisdom. They say that wisdom is the ability of man to think and act using knowledge, experience, and understanding about something. Kung hindi nyo pa lubusang natatalastas ang ibig kong sabihin, halika, samahan ninyo ako na suriin ang konseptong ito. Napakahalaga ng knowledge o ng kaalaman sa pagkakaroon ng wisdom o ng karunungan. Sapagkat sa pamamagitan ng isip ay nagagawa ng tao na makabuo ng mga bagong kaisipan mula sa mga kaalaman na bunga ng personal na karanasan at naisa sa buhay bilang karunungan tungo sa patuloy na paglago at pag-unlad ng kanyang pagkatao. O ano, malinaw na ba sa iyo ang pinagkaiba ng knowledge at wisdom? At kung hindi pa, tara, samahan mo ako. Pakinggan natin ang sasabihin nila. Ito ay pera. Ginagamit itong pambili. Kung alam mo kung ano ang bagay na ito at kung saan siya ginagamit, ang tawag doon ay knowledge. Ang perang ito ay ginagamit pangbili. Kung magagawa mo na mapalago ang perang ito, ang tawag doon ay wisdom. Ito ay plastic bottle. Pinaglagyan ng soft drinks. Dahil ito ay wala ng laman, tapon na siya. Kung alam mo ang bagay na ito at aware ka kung saan ginagamit, ang tawag doon ay knowledge. Ito ay plastic bottle at wala ng laman. Kung magagawa mo itong pakinabangan tulad nito, ang tawag doon ay wisdom. Sana ay may natutunan kayo sa isang maikling video na ito. At kung meron pa kayong katanungan hinggil sa inyong asignatura, ay huwag mag-atubili na iparating sa akin at yan ay kaagad kong tutugunan. O paano? Hanggang sa susunod na video lesson, paalam!